Gagawa tayo ng mahal naman ang ating gagawin kasi birthday ng ate ko. Gagawa po tayo ng maha. Ang una pong gagawin natin, paghalo-haloin natin ang ating mga ingredients. Paghalo-haloin muna natin ang ating mga ingredients. Una ko nilagay yung gata, yung gatas. Tapos yung mais. Tapos yung asukal. Andiyan na po lahat ng ating ingredients, haluin na po muna natin. Imimix po muna natin siya sila. Tapos bubuksan na po natin ang kalan. Halo-haloin lang po natin hanggang sa kumulo siya. Para yung asukal niya matunaw. Gumagawa po tayo ng maha kasi birthday ng aking ate. Hintayin lang po natin siyang kumulo. First time ko pong gumawa ng maha blanca. Di ko alam kung ito ay magiging perfect ba o sakto lang sa panlasa. Habang hinihintay po natin siyang kumulo, kinukunaw ko naman po ang cornstarch. Para mamaya pag kumulo na siya, ilalagay ko na siya doon. Yan. Tunaw na po siya. Set aside muna natin. Hintay natin kumulo yung... Ayan po, kumukulo na siya. Hinaanap po natin ng apoy. Halo, 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 halo. Kumukulo na siya. Maya-maya po ilalagay ko na yung cornstarch. Ngayon po ilalagay ko na yung cornstarch. Ayan. Ilalagay ko na po siya. Haluan portion. Habang nilalagay ko yung cornstarch, sinahalo ko siya. Para unti-unti siyang mag-tick. Hindi siya ma-ano, buo-buo agad.
malapot na po siya. Malapit na po siyang hanguin. Ngayon po, isasali na natin siya sa lagayan. Lalagyan na natin ng cheese. Yan na po ang ating maha, cheesy maha.